na-diagnose po ako na may stage 3B cervical cancer. Nagtatrabaho po ako while on treatment kasi continuous po yung sahod ko. Kaya wala akong choice. Parang trabaho po para may papadala ako na pera para sa pamilya ko po kasi ako lang pong inaasahan sa amin. Kasi si mama at si papa ko may sakit na. Tsaka may anak po ako. Tsaka ako lang pong sumusuporta sa kanila. Kaya gora. Laban lang po kahit mahirap. Pero lumalaban pa rin. Pray lang kahit ang lagi kay God. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Alam ko na pagsubok lang ang lahat. Kahit mahirap, pero sinisigap kong maging malakas. Kahit nanghihina ako, pero lumalaban pa rin para sa pamilya. Kasi gusto ko pang magbuhay. Makita yung anak ko na lalaki. Kaya, wala akong choice. Makakausap po natin si Sir Gerald Fernandez, kapatid po ng OFW sa Saudi na si Ma'am Shane Fernandez. Sir Gerald, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Sir Rafi. Okay, hindi po namin makontak yung kapatid nyo, pero nakita po namin yung video, yung paghingi niya ng tulong. Siya po ay meron na pong stage 3 cancer at gusto niya po makauwi ng Pilipinas para makita po yung kanyang anak. Opo. Makailang beses na po siya tumawag sa agency, hindi po siya pinakikinggan. Yes, sir. Okay, wala pong binibigyan na tulong. Gano'n na po siya katagal sa Saudi, sir? Magto 2 years na po, sir. Alam po ng amo niya na siya po ay may cancer. Opo, opo, sir. Pero sa kabila niyan, ayaw pa rin siya pakawalan. Yes, po. Makailang beses na po siya kumontak sa agency at ayaw po siyang tulungan. Isang beses po. Isang beses na sabi niya po yung kanyang sitwasyon. Opo, opo, sir. Okay. At yung kanya po, sakit ay cervical cancer. At saan siya tutuloy pagbalik ng Pilipinas? Palimbang, sir. Sultan Kudarat. Sa Sultan Kudarat. Opo. Right this very minute, nandun siya sa bahay ng kanyang amo. Opo, sir. Agad-agad, pauwi na natin to. Huwag natin patagalin pa. Sir, pinapangako ko po sa inyo, Mr. Gerald Fernandez, mapapauwi po natin to bago matapos ang buwan. Nandito na po sa Pilipinas sa inyo pong kapatid. Ano po? Yan po isang pangako na hindi po mapapako. Danica Sandigan, Welfare Officer ng Pilkango International Recruitment Services Incorporated. Miss Danica, yung inyo pong worker na si Madam Shane Fernandez stage 3 yes, cancer, gusto na pong makauwi. Yes, sir. Eh, ma'am, ano bang ginagawa niyong aksyon? Bakit hanggang well, ngayon? Well, actually, sir, tumawag po kanina yung staff niyo. Oh. And nasabi ko naman po sa kanya yung current status ni Ms. Shane, and we have a monitoring with her until kaninang umaga, halos everyday po. Kasi po, nag-complain po yung tito niya sa POEA with existing complaint po. And right away, kino-ordinate na namin sa agency namin or yung foreign recruitment agency namin sa Saudi Arabia. So, kinabukasan din po nung araw na yon is ang sabi po ng FRA, ang usapan daw po ni Michelle at ni employer is dapat pauwi na siya. Kaya lang, nag-offer si employer na bigyan po siya ng free treatment, which is ang kanyang last scheduled ng chemotherapy is on June 8 po. Then after that, papauwiin na kasi request din po yun ni worker. Kaya nagtataka kami, sir, bakit po walang update si Ms. Shane sa family? Eh, lagi naman siyang online. Okay, sandali lang po, mama. Sir Gerald. Yes, sir. Ang sabi rin po ng amo ng inyong kapatid na siya po ipapakimotherapy sa June na schedule. Opo. At pumayag daw po yung kapatid nyo. Totoo ba? Yes, po. Pumayag siya po. Ah, okay. So, ibig sabihin, gusto ng kapatid nyo na dyan muna para mapagamot siya? Opo, opo. Ah, okay. So, bakit kayo lumalapit sa amin? Eh, kung kapatid nyo pala mismo may kagustuhan na mag-stay pa dyan until June. Kasi, pag-uwi niya dito, sir, gusto niya may financial tsaka medication, sir. Ah, okay. So, ang nilalapit nyo po, sir, para maliwanag, hindi yung para siya makauwi na agad-agad, kundi pag-uwi niya rito, after ng chemo treatment sa Saudi, matulungan siya financial at pagpapagamot. Opo. Opo. Okay. Okay. No problem with that. Pero sir, nabulabog natin itong agency. Okay? Akala natin yung agency naging pabayar ito. In fairness sa agency, wala pala silang kasalanan kasi ang may gusto pala talaga na mag-stay pa muna dyan hanggang June, after ng gamutan, is yung sister nyo. Opo, opo. Kawawa naman po yung agency. Madam. Yes po. Wala pala kayong problema.
Yes po. Kaya actually, kausap ko rin po yung tito ni Shane, which is the next of kin niya na nag-file ng complaint sa POEA hanggang kaninang umaga. Kasi nga, yun po, bine-verify namin bakit hindi po updated yung family, which is according to his tito, eh kausap naman po yung mama, na which is bedridden daw po, about sa status ni Miss Shane. Kasi siya po yung may kagustuhan na magpa-chemo doon kasi wala, mahirapan po siya pag dito siya sa Pilipinas dahil nga po sa protocol. Yes, kasi ibig sabihin, tuloy-tuloy na pinapakimo siya ng kanyang yes, amo. Yes po, nag-start po siya nung mismong nag-complain, nag-undergo na siya. Tapos dapat sir, meron siyang isa nung May 17 and 18, kaya lang, meron pa isa pa daw, pinaka-last session. Kasi gusto niya pagdating dito, radiation na lang daw po. Ah, okay. So, mabait pala itong amo, in fairness. Yes po. Ay, sus Mariose. Kaya sir, nagtataka kami bakit hindi po aware yung family or si brother. Kasi po may communication kami with the worker talaga until today. Apa. Kinakamusta namin from time to time po. Apa. Ma'am, wala pala kayong mali. Diyan yes. po sa Pilcango. Ang may mali po rito, ito pong pamilya na nagsusumbong. Kasi ang pinalilitaw, ginawa niyo parang basahan sila, pinabayaan itong worker ninyo matapos magsumbong. Pwede po nating... Ma'am, you don't have to explain. Nakita ko na po, kasi inamin naman nila na may problema sila. Okay. Mr. Gerald, ganito na lang po. Ang gusto nyo kasi, financial na kapag naka-uwi na. So, sa kanyo kami tatawagan, pag naka-uwi na, pag nandito yung kapatid nyo, sa kanyo kami tatawagan at wala kayo ibang sisihin, kung hindi, wala lang. Kami lang po ang tutulong, financial. Magbibigay kami ng tulong. Alam ko na, walang ibang sisihin, kundi ikaw. Kasi magbibigay-bigay ka ng mga maling impormasyon sa amin. Okay? Kung gusto nyo lang po talaga ng financial na tulong, of course, lulundag kami. Pagdating na dito, kontakin nyo kami, agad-agad, magbibigay kami ng financial na tulong, pagpapagamot, kung ano pang klaseng gamutan na kailangan. Okay, sir? Ginagawa naman namin yan kahit kanino noon. Nakalapat-lapat tulungan. Ha? Thank you po. Eh baka gusto mo mag-apologize sa agency? Opo. At agency po, patensya na po. Hindi ko kasi narinig ng maayos yung... Kausap ko kanina, ma'am, pasensya na po. Sorry po. Ma'am Danica, pasensya na raw. Walang problema, sir. Anything naman po. Pag alam po namin na kailangan ng tulong, a-actionan po namin yan, sir. Kasi kahit papano, Pilipino rin po yung nandoon sa ibang bansa. I believe you. Salamat po, Madam Danica Sandigan. Walang anuman po, sir. Thank you po. Talagang kayo ay sandigan ng mga taong inaapi. Thank you po. Mabuhay po kayo, Madam. Salamat. Mabuhay din po, sir. Thank you po. Okay. Sige po. Sir Gerald, pag nandito ng kapatid nyo, tawagan nyo ulit kami. Tutulong kami, okay? Sige po, sir. Thank you. Now, araw na ito, dalawang natutunan natin. Hindi lahat ng agency, loko-loko. Sa kabilang banda, hindi lahat ng nagsusumbong, tama. Hindi lahat ng mga nagsasabi na sila ay kailangan umuwi at dahil sila ay naapi, tama. Okay? May natutunan tayo dito. Balancing, balance sa araw na ito. Kaya lang, sabi nga ng mga netizen, ipinatulpo ang mga sarili. Ako po si Shane Fernandez, 35 years old, OFW for 11 years. Recently, nagtatrabaho po ko sa Al-Kuwar, Saudi Arabia for 1 year and 5 months at na-diagnose po ako na may cervical cancer. Kamusta naman po kayo sa ngayon matapos kayo makauwi mula sa Saudi? Okay naman po. Minsan, sinusumpong ako ng abdominal pain pero tinitiis ko po. Buti na lang andito sila ate na sumusuporta sa akin. Yun po. Pasalamat din ako kay Doktora Makasait kasi yun nga, binigyan niya kami ng prescription para sa gamot ko po. Yun, nawawala yung pain. Isa po ito sa naging dahilan ng inyong kapatid para makalapit yes, sa po. Programa ni Sir Rafi. Yes po. Noong mga time na to, madam, alam niyo po ba na lalapit sila kay Sir Rafi? Hindi po, na-surprise nga po ako kasi pag open ko ng ano ko, ng cellphone ko, nakatag na ako sa Rafi Tulpo. Mm-hmm. Tapos nag-message sila sa akin na bahala ka dyan, basta ilalapit ka namin sa Rafi Tulpo para makauwi ka kasi ayaw namin nakikita ka na nahihirapan. Mm-hmm. Yes po.
So sila talaga ang may kagustuhang umuwi ka. Pero ma'am, patungkol po dun sa mga nabanggit ng agency, na mismong kayo rin ho ang nag-decide na mag-stay. Yes po. Kasi po, iniisip ko po kung uuwi ako, yung chemo ko po, magastos. Kahit na yung ipon ko, hindi pa po kasya. Tapos yung iniisip ko, pag doon ako magsistay, libre yung chemo ko, lahat ng gamot ko. Kaya nag-decide ako, sabi ko sa amo ko, ay pinapili niya ako. Sabi niya, uuwi ka or magstay. Sabi ko, stay na ako. Kasi papagamot niya ako, libre. Yun. Aware yung family mo doon sa decision na ginawa mo? Yes po. Sinabi ko na sa kanila before ko, sinabi sa amo ko. Kasi sabi ng amo ko, pag-isipan mong mabuti. Sabi ko, iniisip ko kasi na ano, pag doon ako, mapapagamot ako kahit magtatrabaho ako. Okay lang, titiisin ko. So, ibig sabihin, talagang wala kayong naisin na makauwi agad-agad, di tulad ng mga nais ng mga kamag-anak mo, yes, na pauwiin ka. Opo. Ano po masasabi ninyo nung nailapit na kayo kay Sir Rafi? Sobrang magaan po sa pakiramdam kasi po, unang-una, sinabi ko sa kanila na wag nyo akong i-expose kasi nga, makikita ng mga magulang ko. Ang mga magulang ko may sakit po kasi, don't aware ako po. Tapos, yun na, sabi ko, okay na. Nung na-expose na po, sabi na ni auntie, sabi niya, hayaan mo na. Kausapin na lang natin si mama mo. Papaintindihin natin. Yun po, nawagan ko si mama, tapos yun, naintindihan naman niya. Kailan lang po nalaman ng magulang ninyo yung sitwasyon ninyo? Nung na-diagnose ako, nilihim ko po lahat. Nung na-post na po ako, doon pa nalaman ni mama. Kamusta naman po yung inyong pag-uusap pagkatapos malaman ng mga magulang mo? Siyempre, umiyak po siya. Tapos pinaintindi ko, sabi ko, lumaban kayo kasi ako dito lumalaban. Yun, sabi ni mama, okay. Sabi niya, basta magpagaling ka. Yun, okay naman na ngayon. Masaya naman sila po. Eleven years na po kayo, yes, OFW. Kamusta po kayo sa 11 years na yun? Okay naman po, sa awa ng Diyos, lahat ng amo ko mababait. Ilan taon ka nagsimula mag-OFW? 22. Nung nag-college ako, financial problem kami. Sabi ko sa mama ko, nag-desisyon ako na mag-abroad na lang ako. At that time, tumawag yung tita ko sa Lebanon. Sabi niya, kailangan namin ng isa dito para sa anak ng amo ko. So sabi ko, decision agad ako, okay, sige, marunong naman ako magtrabaho. Sabi ko, okay lang, sige lang, laban lang. 3 years ako doon, Lebanon. Walang cellphone, wala lahat. Mabait naman sila, buntis pa yung babae. So ako na nag-alaga ng baby hanggang sa lumaki. Sa 11 years mong pagiging OFW, ano-ano na po yung naitulong ninyo sa family? May naipundar po ako noon na mga bangka. Pero wash out lahat nung nagkasakit si Papa. Kasi pag magkasakit yung isa, may isa naman magkasakit. Parang ganun. Kaya wala talagang ipon po. Tapos pinaaral ko yung kapatid ko. Ganun po. Ano yung unang pumasok sa isip ninyo nung narinig ninyong may cancer ka na? Speechless talaga ako. Hindi ko expected na ganun . Kasi wala naman sa lahi namin . Sabi ko, lalaban na lang ako. Papagamot na lang ako para sa pamilya ko po. Yun po. Sabi ko, kailangan mabuhay ako para sa anak ko. Mag-5 siya ngayong August 6 po. Alam niyo po ba yung naging sitwasyon ninyo ngayon, ma'am? Yes po. Kawawa daw si mama. Nagpipray na lang po ako na sana gumaling ako para mas makasama ko pa sila ng mahaba. Maalagaan ko pa yung parents ko. Kasi sila lang po ang lahat sa akin. Ang hirap nga po kasi ako pa ang breadwinner. Ako pa itong nagkakasakit. Wala na po talaga. Nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na magtanong sa nangyayari sa'yo na bakit ganito? Yes po. Bagong panganak pa lang po ako, pumunta na ako ng Jeddah. 4 months pa lang yung baby ko. Nag-abroad agad ako. Parang ganun, yung stress, yun doon nag-trigger yung sakit ko po daw. Tapos abnormal yung menstruation ko. Pero all the time, yung may dysmenorrhea ako. Dati, college ako, hindi ako makakalakad. Doon na siguro yun, ma'am. Ma'am, every time na sinusumpong ka ng sakit, naiisip mo ba na bakit ganito, bakit ako? Yes bakit po. Bakit sa lahat-lahat ng tao, bakit ako pa? Bakit ako pa na nagtatrabaho lang ako? Bakit ako pa? Tinatanong ko minsan sa Diyos, bakit ako?
paano niyo po nabibigyan ng solusyon o ginhawa man lang sa inyo pagkatapos minsan po nakikipag-usap ako sa mga kaibigan ko, nagkagagaan ng loob. Tapos nakikinig ako ng mga Hillsongs, nagbabasa ako ng Bible minsan sa cellphone. Yun po, kinakausap ang Diyos. Nasana po gumaling ako. Ano po sinasabi ng mga doktor? May chance ba? Yes, nakatapos na po ako 6 cycle po. Ano po yung another treatment po after chemo? Radiation po. Kaya nga sabi ni Doc, ang lakas ko daw. Hindi ka sumusuko kasi every time na CT scan ako, may progress yung katawan ko. Kahit payat ako, kumakain ako. Ngayon, Madam, binigyan po kayo ni Sir Daffy ng chance na makauwi ng Jensen. Yes, may ticket na po kayong pauwi ngayong araw din mismo. Yes, ano, may ipapaabot din po si Sir Daffy. Ito po ay 10,000 pesos bilang paunang tulong sa inyo ni Sir Daffy sa pangangailangan ninyo sa pagpapaterapy ninyo sa Jensen. Sir Idol, thank you po sa 10,000, sa tulong niyo po. Sana po marami pa po kayong matulungan na kagaya ko po. Salamat, Sir Idol. Rapitulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi. Nakamasid sa'yo, ikay ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan. Idol Rapitulpo. Nang dahil sa'yo, maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag napulot, dapat iba.